mga bee, blessed day and welcome to my YouTube channel. Ayan, kagigising ko lang pero tanghali na po. It's already 10:30 na po. Ayan, pero inaantok pa ang inyong lingkod. Tara, samahan niyo po ako, baba na tayo at marami pa tayong gagawin sa baba. Blessed day mga V and welcome to my YouTube channel. Ayan. Sa mga di pa po nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para updated po kayo every time may upcoming video po tayo. At baka makasali ka din po sa mga weekly giveaway po natin ng GCash load. At mamimigay din po tayo ng pamaskong handog sa December sa mga followers po natin na active po sa atin. Okay, samahan niyo po ako sa aking gagawin sa maghapon. Grabe, big deal po talaga para sa isang mami ang nasa bahay lang. Ngayon, nai-enjoy ko na po talaga ang sa bahay po muna ako dahil sabi nga po ng mga anak ko, huwag muna ako magtatrabaho dahil nga po na-operahan ako. Sa bagay, matagal na rin po ako na-operahan. Matagal-tagal na rin po, more than a year na rin po, pero syempre iniingatan pa rin po tayo ng ating mga mahal sa buhay dahil malalaki na po sila, sila na po muna ang maghahanap buhay para sa ating pamilya, ang aking mga anak at ang aking asawa. Pero di nila alam, may racket pa rin po ang mami dahil ako nga po ay maming racketera, hindi po ako talaga pwedeng walang racket. Kaya ayan, kapag hawak ko yung phone ko, alam nyo na, may racket yan. Anyway, mga bee, eto na ang gawaing mami. Talagang ngayon ko lang talaga nai-enjoy ang gawaing mami. Dahil noon, diba, lagi tayong wala sa bahay. So bagay kayo naman ng mga anak ko, mga gawaing bahay, kasi mga malalaki na sila. Di po ba, mga dalaga, binata na. Yung ang bunso ko, malaki pa sa akin at malaki pa sa aking asawa. Ayan, nagbihis nga po ako ng damit. Dahil kanina, alam nyo na, naka-duster, pantulog natin yon. Pag hindi pajama, pantulog. Ayan, yun ang ginagamit natin sa gabi. Pero dyan, hala, wala nga pala akong drama nga din. Sa bagay, hindi naman halata kasi maliit naman ang ating hinaharap. Ayan mga B, paano naman ako hindi tataba mga B? Simula nga po na na-operahan ako, wala akong ginain. Ginagawa ko di kain, ang kain, ang kain. Ayan, habang naglilinis-linis ako, napansin nyo, di ba, namamapak ako ng tinapay. Pero syempre, maghanap muna tayo ng makakain uli. As in uli, tama. Tama kayo sa narinig. Gaganap na naman ako ng makakain. Kaya taga ang hirap magpapayat. Pero sabi na asawa ko, mag-start na daw kami mag-walking-walking uli para bumalik na yung dating slim na katawan ko. Grabe, ang hirap magpapayat, mga bee. Ang sarap kasing kumain. Ayan, naghahanap ako sa rep kung ano aking makakain, mga bee. Katulad ko po ba kayo every morning, pag bago gumawa sa bahay, kailangan talaga may laman muna yung tiyan ko bago ako maglinis-linis or magluto. Pero ayan nga po, nanginginain ako ng tinapay. Habang ako'y mag-iisip pa dyan kung anong aming lulutuing ulam para sa aking mga anak. Kain lang, sige lang din. Di nyo po ba natatanong? Kaya ako nag-voice over po kasi nga po nakakalimutan ko po. Nakikinig po kasi ako ng MOR dyan habang ako'y nagdidinis. Kaya napapasayaw naman ako dahil may background si MOR na magandang sounds. Ayan na po. Ang sarap habang nagdidinis-linis ka eh. Nakikinig tayo ng MOR. Ayan. Gusto ko po kasi pag bubababa yung aking anak, lalo na kapag day off nila, eh pagbaba nila eh nakakain na sila. Meron na silang kakainin pagkain. Pagbaba nila, ang tanong agad, alam nyo ba kung ano mga big? Usual na tanong sa ating mga mami. Alam nyo po ba, mama, anong ulam? Ganon, di po ba? Ganon ang ating mga anak. Sino pong relate dyan sa akin? Ganyan ang mga anak natin, di ba? Pagbababa, galing kwarto, mama, anong ulam? Di ba? Kaya alam ko, kapag sila ay bababa na, sisikapin kong may naluto na talaga akong ulam. But habang tulog pa sila, nag-iisip ako kung ano kaya kong gawin, maglilinis-linis ba o ano.
Kasi haso na sa kitapos na sa aking mga gawaing racket ko. Alam niyo naman, di ba? Sinabi ko sa inyo, may racket tayo. Na kaloob ng Panginoon ay nakaka-payout naman tayo doon. At nakakatulong na sa maliliit na grocery natin. Kahit meron na akong binitawan na talagang aking small business na binitawan ko na. Pero meron pa rin akong mga racket na hindi ko siya binitawan. Which is nakakatulong talaga siya sa aking pamilya. Nakakapag-share pa rin ako sa mga groceries namin. Thank God kasi, 'di ba? Hindi pa rin tayo nawawalan ng mga racket. Binitawan lang natin yung mga bagay na hindi na natin kayang i-full time kasi nga mas gusto ng pamilya ko nga po na magaan lang ang buhay ko. Ayaw nila na na-pressure ako. Gusto nila yung na-enjoy ko lang yung buhay ko, 'di ba? Kasi sabi nga, kailan natin i-enjoy ng buhay natin, 'di ba? Kasi malaki na yung mga anak natin. Siguro naman, ito na yung time para i-enjoy na natin ang buhay natin. Kasi nung maliliit pa yung anak natin, mga nag-aral pa sila ng elementary, nung high school, aba, ang inyong lingkod po. Kundi nyo po naitanong talaga pong ako ay todo, kayod. Kayod tayo ng kayod. Trabaho dito, trabaho doon. Diba? Basta malinis, syempre. Basta marangal ang ating trabaho. Kahit mahirap yan, kakayanin natin para sa ating mga anak. Ayan na po, napakita ko pa sa inyo. Yan yung aking iinitin. Ulam namin siya kagabi. Leftover na siya. Iinitin ko na lang siya. Bali, nag-apritada po ako ng manok. Ngayon po kasi kumakain na po ako ng manok. Pero isa-isa lang po. Hindi muna talaga ako kumain ng manok nung after kong ma-opera. Hindi talaga ako kumakain ng manok noon. Kaya ngayon, enjoy ang inyong lingkod. Kasi pwede na akong kumain ng manok. Yun nga lang, paisa-isa lang. Hindi pwedeng sobra. Sasakit ang tiyan. Pero sabi ko nga sa inyo, paano po ako papayat? Nanginginayin ako ng tinapay. Tapos mamaya kakain naman ako ng kanin. Ay, Diyos mio, marimar. Pero okay lang, sabi ng asawa ko. Carry pa rin daw naman yung katuwang ko. Pero ang bigat na ng katuwang ko. Laki talaga ng tinaba ko, di ba? Pero okay pa rin yan, sabi ng mga anak ko. Hanggat kaya daw kumain, sige, kain lang. Kasi, di ba, ang tao nga may sakit, pilit natin pinapakain, kahit walang gana. Ayun pa kayang magana, kasi kailang kain ka lang, mama. Sabi ng ganun ng mga anak ko. As soon as kaya mong kumain, mama, sige, kain ka lang. Enjoy lang natin ang buhay natin, di po ba? Kung ano meron tayo, enjoy natin. Napakasaya ng buhay. Huwag na nating gawain komplikado ang buhay natin. Dalay natin masaya ang buhay natin habang tayo nabubuhay. Maiksi lang kasi ang ating buhay, di po ba? Minsan, yung iba, walang sakit. Biglang magugulat ka na lang, nawawala na. Kaya tayo, huwag na tayo mag-isip ng mga negative sa buhay natin. Kung may nagbibigay sa atin ng mga negative, huwag na lang natin pansinin. Pagpasa Diyos na lang po natin. Ayan. Ako, ganun na lang ginagawa ako. Kung ano mga bagay na iyong maririnig na alam mo namang hindi maganda. Huwag mo na lang papatulang, pagpasa Diyos mo na lang. Dalayin natin masaya ang ating buhay. Ngayon, masasabi kong sobrang sayo ko sa aking pamilya. Kasi malalaki na yung mga anak ko. Nandiyan naman sila. Basta malang kaming karamdaman, masaya na ako doon. Nakakain naman namin ang gusto namin. Nandiyan naman yung blessing ng Panginoon. Di po ba? Enjoy natin ang buhay natin. Huwag na natin gawing komplikado. Di po ba? Sabi nga eh, maging masaya kung anong meron ka. Pagyamanin mo ang binigay sa'yo ng Panginoon. Huwag ka magbabago ng ugali. Di po ba? Kung ano mang meron ka, sige lang. Maging down to earth lang tayo. Yung iba, porke nakakaliwa sana sa buhay, tumitigas ang lieg. Oy, nako. Yun naman inasabi ko lang. Walang big deal doon. Pero sabi ko nga, ako, dumating ang panahon na kaloob ng panahon kapag ako yumaman. Kasi wala naman taong ayaw yumaman, di po ba? Kasi nangangarap din naman akong yumaman. Pero alam niyo po, hindi ako nangangarap para sa sarili ko at hindi titigas ang leeg ko pag ako'y yumaman. Alam niyo po ba ibig sabihin ng titigas ang leeg? Yung hindi makalingon sa pinanggalingan. Hindi ako magiging ganun. Kapag ako'y yumaman, promise ko kay Lord, si-share ko talaga yung mga blessing ko sa mga taong deserve talagang bigyan. Kaya yun, di ba? Hindi ako magmangarap na yumaman para lang sa pamilya ko, hindi. Para talaga sa lahat na gusto kong tulungan. Yung po talaga. Gusto ko talagang tumulong sa aking kapwa.
yun ang gusto ko talaga, yung makatulong ako sa aking kapwa. Gusto ko magamit ko tong aking account na to sa pagtulong sa aking kapwa. Nawa, kaluban ako ng Panginoon na pagkakataon makatulong sa kapwa. Talagang, kasi gusto kong talagang tumulong sa kapwa. Ginawa ko po talaga ang account na to. Una, syempre, tulungan ko ang pamilya ko. Pangalawa po, yung mga taong nakikita ko na deserve tulungan. Gusto ko po talagang magawa iyon. Yun talaga yung pangarap ko, makatulong sa aking kapwa. But for the meantime, mga B, ayan. Kakain ang inyong lingkod. Si Katakawan, mga B. O, paano ako papayat, B? Tingnan nyo yung katawan ko, diba? Grabe, tas nakipa ng braso ko kasi po minsan nagda-dumbbell po ako. Pero magaan lang po yung dumbbell. Hindi ako naman tayo pwede magbuhat ng mabigat eh. Magaan lang yung aking dumbbell. Nagda-dumbbell po kasi ako eh. Para may lakas, di ba? May lakas tayo. Malakas si Jomba. Joke, Charlies. Wala naman tayong Jomba gin eh, di ba? Ako wala na akong tinatratong kaaway. Kasi lahat-lahat ng mga fast ko, pinagpasa Diyos ko na yan. Ang sarap ng pakiramdam eh. Kapag wala kang dala sa dibdib, wala kang dala sa puso't isipan mo ng mga ganyan. Napakasarap mabuhay. Praise God. Maraming salamat Pinoon sa mga blessing na kaloob mo. Ayan, napapasayaw ako. Alam nyo nga ba? Kasi nga po may background ako dyan, M.O.R. May tugtog siyang maganda na background. Yan, sige lang. Ang sarap talagang sumayaw. Ay, nako. Kaya po, sa mga taong may problema po dyan, share ko lang po sa inyo. Mag-keep on praying lamang po tayo at makinig po tayo palagi sa pastor. Kahit sino pong pastor meron kayo dyan, makinig po tayo. Ako po kay Pastor Lapis po ako nakikinig. Kasi po, ang mga taong nagugulumihan sa isip ninyo, naguguluhan kayo, magiging maayos ang pag-iisip nyo po kapag lagi tayo nag-pray. At higit sa lahat, nakikinig tayo kay Pastor Lapis. Super sarap po talaga ng buhay kapag meron ka talagang goal sa buhay mo. Di po ba? Huwag ka nang tumingin-tingin sa kaliwa kanan mo para di maging magulo ang buhay mo. Isentro mo ang tingin mo. Mag-concentrate ka sa Panginoon at sa pamilya mo. Panigurado, ibibigay ni Lord ang mga kagustuhan mo in the right time talaga. Kasi di ba, linisin nyo muna ang puso't isipan mo para hindi ka maging mabigat. Hindi mabigat ang blessing sa'yo. Oo, may trials tayo kasi lahat naman ng tao may trials. Yun nga lang, panapanahon ang trials, di po ba? At ang buhay natin, hindi permanente. Kung ikaw ay nasa ilalim ngayon,
At alam mo naman, nagsisikap ka. Huwag kang mawalan ng pag-asa, panigurado, darating ang araw, mapupunta ka din sa ibabaw. Yun yung ibabaw, yun yung kasaganaan sa buhay natin, di po ba? Kaya, sige lang, huwag kang ma-depress. Lagi mong tatandaan, mahal tayo ng Diyos. Walang nilalang ang Panginoon na pinababayaan niya. Talagang dumarating lang talaga tayo sa trials. Walang taong hindi dadaan sa trials. Di po ba? Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa. Keep on praying lang at magsipag lang tayo. Yun lang naman ang susi eh. Paano ka giginawa kung hindi ka naman maghahanap buhay, di ba? Kaya kailangan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos po ang awa. Basta sikapin lang po natin na tayo ay naghahanap buhay, rumaraket. Tayo mga mami, hindi na tayo makapag full time ng trabaho. Dahil, di ba, may mga baby. Ako, wala man akong baby, pero ayoko na nga mag full time dahil ayaw na nga mga anak ko mag full time. Kasi gusto nga nila, hawak yung oras ko. At the same time, hindi ako pressure. Kaya, parakit-rakit na lang ang inyong lingkod. Ayan, meron akong pinagkakakita na hindi naman siya kalakihan, hindi naman siya kaliitan. But I assure you guys, nakakatulong sa pamilya. Makayang bumili ng grocery, makayang bumili ng gusto ko na hindi na kuhili sa aking pamilya. Yun, ayoko lang talaga ng zero ako, yung wala akong pagkakakitaan. Kaya, sige lang, tsaga-tsaga lang tayo mga mami. Marami talaga mapagkakakitaan dyan na marangal. Maging matalino ka lang, maging masigasig ka lang. Search din pag may time. Grabe mo nga, B. Ang sarap ng kain ko dyan, no? Diba? Sarap ng kain ko dito, mga B. Hindi ko na kasi iniisip yung diet, diba? Pero sabi nga, 1 cup lang. Pero mukhang sobra sa 1 cup yung nailagay ko dyan, eh. Pero yung manok, sure ko po talaga na isa lang po talaga yung kakainin ko kasi hindi ako pwedeng sobra sa isang manok. Tapos dinaan ko na lang sa sarsa. Ang sarap ng luto ko dyan. Baka naman, apretada yan na Del Monte. Baka naman, Del Monte. Ayan. Ang sarap po niyan talaga. Lalaway tuloy ako. Ang sarap ng kain ko dyan. Ang susi naman para ako eh, hindi sumakitan dyan kahit marami na akong nakain. Hindi ako agad umiinom ng tubig. Ay, ang sarap ng kain. Happy eating, mga bee!
na mga bee. Ang tagal kong kumain, no. Paano ba naman kumakain ako habang nakikinig ng drama dyan sa MOR? Kaya ayan, napapatagal lang kain. Relate ba kayo? Nakikinig din ba kayo ng MOR? Ayun dyan, may MOR pa rin ako dyan. Nakikinig ako kaya minsan nagsasalita ako mag-isa. Pero wag ka, radyo po yung kausap ko. Kinig kasi ako ng MOR. Ayan. Kaya ginaganahan ako, nagugas na rin ako ng mga pinggan namin. Ayan, pasensya na sa ilaw po. Kumukurap-kurap kasi wala po talagang ilaw yan eh. Yan ay hindi ilaw na ring light. Cellphone ko lang po kasi yung gamit ko dyan. Eh yung cellphone ko, ewan ko ba, ba't nagkakaganyan? Pero pagsyagaan na natin, wala pa tayong magamit na ibang camera. Yung camera ko na binili na karani nagluko. Anyway, okay lang po naman siguro yan. Pagsyagaan na po natin. Kailangan natin mag-video eh. Itawid na natin. Ayan. Nagugas ako ng pinggan. Nakita yung nagsasalita ako. Kasi nga, may radyo po. Ay ako, napiktado taga ako sa radyo kasi nakikinig ako ng drama dyan. Napiktado ako dun sa radyo. Nakikinig kasi ako doon ng love story sa radyo. Eh, yung lalaki, babaero. Naiinis talaga ako doon sa love story na yanawa ako doon sa babae. Inaaway ko yung lalaki sa radyo. Relate ba kayo? Habang kasi naglilinis ako sa bahay talaga, kahit anong ginagawa ako, paghugas ba ng pinggan, naglalampaso ng sahig, nakikinig talaga ako ng drama. Kaya ayan, nagsasalita mag-isa. Pero alam mo, ang sarap maglinis lalo na pag mag-isa ka lang. Pero syempre, hinay-hinay lang ang trabaho ko, putol-putol po talaga ako magtrabaho. Kaya sa maghapon, minsan na nagawa ako, naghugas lang ng pinggan, nagsahin yun lang, pagod ka na. Kaya okay lang yan, hindi naman akong pinipressure ng mga anak ko. Sabi nga nanak ko, huwag na akong maghugas eh. Kasi sila nilang maghugas ng papa niya. Kaya lang nahihiyaan naman ako, sila pang maghugas, diba? Nasa bahay naman ako. Basta pag natapos ko yung racket ko, ayan. Ako na yung gagawa niya. Ayan. Ay, nako. Yung aming gas range, mga bee. Nako, nagulo kayong gas range namin. Hindi na siya nag-automatic na bukas. Kaya nag-eso na lang tuloy kami na 2 burner. Ay, nako. Ang tagal pala mag-service niyang gas range niya. Hintay namin yung service. Hindi pa rin dumarating. My gosh. Buti na lang binilan ako ng anak ko ng 2 burner na kalan. Ay, hindi pala ako binilan. Binigyan niya pala ako ng pambili. Kami ang bumili. In-order ko lang sa online niya. Yung 2 burner na yan. Ay, nako. Ay, thank God. Natapos ako maghugas, mga bi. Ayan ang hinugasan ko. Konti lang naman yan. At ako ay nakaligo na, mga bi. Salamat naman, nakaligo na. Yan ang chesta time ko, mga bi. Yan ang oras ng, alam mo na, chesta time. Manunood ako ng paborito kong teleserye sa tanghali. 2:30. Alam niyo ba kung ano yon? Ayan, naligo na ako dahil uupo na ako at manunood ako ng paborito ko na teleserye. Yan ang chesta time. After kong manood niyan, natutulog talaga ako ng tanghali. Pwera ano lang ha, pag may mga emergency lakad o may tawag na may sasagutin, ayan, hindi pa ako makakatulog niyan. Pero minsan, nakakatulugan ko talaga yan, mga bi. Natutulog talaga ako. Nabukas ang TV. Pero sinasara ko lang yung pinto namin. Siyempre, mahirap na. Ayan. Ang sarap ng pakiramdam ko dyan kasi ligo na ako. Habang naghihintay ako ng aking paboritong teleserye. Sa taas kasi, sa kwarto namin, pwede rin naman akong manood. Kaya lang, pag nasa taas kasi, boring, wala naman akong kasama doon, diba? Dito sa baba, kahit wala akong kasama, minsan may pumupunta dito na may nakakausap din ako. Tapos, may tumatawag sa landline, tumatawag sa akin yung mga friends ko. Ayan, pero mas gusto ko talaga sa baba ako mag-stay. Madalang ako sa taas mag-stay. Lalo na pag-araw. Maulan doon ako mag-stay sa taas. Pero pagka mainit, dito lang ako sa baba. Mas gusto ko dito sa baba. Kasi malamig dito sa baba namin. Pag yung talagang tindi ang araw, malamig dito sa baba namin. Kaya mas gusto ko talaga dito. Mas enjoy ako dito. Ayan, mas marami akong nagagawa kasi sa baba eh. Pag ako'y nasa baba, kaya mas okay ako dito. Ang tagal ang iniintay kong teleserye dyan, kaya city lang, suklay-suklay lang. Sarap ng pakiramdam pag nakaligo eh. Ayan.
Hintayin lang natin ang ating inaantay na paboritong teleserye. Ayan! Nananood din po ba kayo niyan? Ayan, yan po talaga yung paborito kong teleserye, mga B. Ay, nako. Manonood na tayo ng ating paboritong teleserye. Talagang stop lahat ang ginagawa mo pag yan ang aking... Ay, nako. Pag yan talaga na yung umeere. Talagang kahit anong ginagawa ko, i-stop ko yan talaga. Tsaka minsan talaga gusto ko nakaligo na ako bago ako manood niya. Kahit naiinis ako dun sa character ni Ma'am Moira, naiinis ako. Sorry naman po, yung po ay sa ano lang, teleserye lang naman. Ayan, ang ganda po kasi ng palabas na yan. After teleserye, natulog po muna ako. Then after nun, ayun, tayo ay nagluto na ng hapunan para sa ating mga mahal sa buhay. Okay, bye for now mga B. God bless you all and keep safe. Bye!